Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang 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 morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Tuesday. Hi partner. Hi partner. Sayaw ka nga. Bailamos! Hindi alam yung lyrics. Macarena na lang, Macarena. Macarena, hindi rin alam yung lyrics. Hindi, alam ko ito, kabisado. Ecstasy na lang. Chikitam, chikititam, tam, tam, pidumpam, pam, pidumpam, pitapitapitam, pam, pam, pidumpam, galing, galing. Utu-utu talaga. For the utu-utang person for today. Uy, aminin nyo na ha. Aminin niya kapag ang isang tao ay good mood, lahat ng pag-uwin mo sa kanya, gagawin niya. Kaya dapat ito yung lagi natin sinasabi araw-araw eh. Dapat mga kind words. Yan. Yes, yes. Compliment a person. Yan. Kasi hindi mo alam kung anong magandang effect nito sa kanya. Diba? Yung, yung kapag halimbawa, sa halip na sinamangutan mo, greet mo siya ng good morning, tapos dinagdagan mo pa ng ang ganda ng kulay ng hair mo, today pumuti ka. Diba yung mga ganun ba? Parang nakakaputi. Anong kulay na buhok mo? Nakakaputi. Diba? Ikaw na parang para sa'yo, wala lang yung compliment na yon or tinanong mo lang naman. Diba? Pero for the recipient, diba? For the receiver, napakasarap sa pakiramdam nun eh. At dahil masarap ang pakiramdam nung nakatanggap nung kind word na yan, nung compliment na yan, diba? Magiging maganda din yung pakikitungo niya sa mga tao, diba? Totoo. At yun nga, magiging utu-utu siya. Kahit anong paggawa mo sa kanya, gagawin niya. Ganyan-ganyan kasi yung compliment na tanggap ko pagpasok. Kahit mahirap ang ipagawa, no? Oo, gagawin pa rin, gagawin pilit, pa rin. No? Kasi partner, maganda ang kanyang mood. Ang pinakamaganda pa dito, partner, pwede mo yung utangan. May posibilidad, di ba? Kasi good mood yan, di ba? Totoo yun. Ganun. Pero totoo, iba talaga yung nagagawa ng magagandang, correct, yung magagandang salita. Hindi ba't minsan na kailangan lang kahit na isang beses ka lang sinabihan ng boss mo na ang galing, no? Good job yung ginawa mo. Parang yung good job na yon, yung tinapik ka pa sa balikat, yung nag-thumbs up pa siya, parang dadalhin mo ng ilang taon yon, yung kaligayahan na yon, di ba? So what more kung regular mong ginagawa yan, regular mong pinaplastic yung mga tao, sinasabi mo maganda sila kahit hindi naman talaga. Hindi, eventually it becomes a habit. Diba? Totoo, kung hindi mo na mamalayan. Correct. Na kung sa una parang nga, sige, para lang gumanda yung mood netong taong to, bibigyan ko siya ng compliment. And before you know it, ikaw mismo sa sarili mo, ang sarap sa pakiramdam pala ng ganun. Na nagpapasaya ka na ibang tao. Nakakasaya yun ha, kesa yung, alam mo girl, pumayat ka ngayon, pero para kang tuyo. Diba? Bakit ano ba yan? Araw-araw ka nagiging mukhang lotion? Anong ginagawa mo sa buhay? Nag-aadik ka ba? Pagkaganon, di ba, maiirita ka? Sa tingin mo, makakatulong ka pa sa ganyan? Yung pumayat ka nga, pero nagmukha kang itutokhang, di ba? Parang ganon. Girl, ano man tinitira mo, itigil mo na yan, ha? Tumanda ka ng 13 years, di ba? Mga ganon. Nakakasama dun sa kausap. Although, syempre, maganda rin naman yung nagsasabi din tayo ng katotohanan, oh, di ba? Yes, yes. Yun din naman talaga. Mahirap din naman talagang fake news lahat o plastic lahat. Pero ang sinasabi lang natin, yung part na complimenting other people. Kasi meron naman talaga. Meron din naman part yun. Hindi laging masama yung nakikita mo sa isang tao. Eh. Mas marami nga actually yung maganda nakikita natin sa isang tao, hindi lang natin sinasabi. Correct. Katulad diba? Ng mas ganado kasi tayo magsabi ng hindi maganda sa ibang tao. Sa ganyan tayo. Ganyan tayo. Mas excited tayo kapag ka nalaman natin bumagsak si ganito. Yes. Kapag alam natin na kaya pala siya naging successful kasi kabit pala siya ni gano, di ba? Ay matagal ka ng inggit doon, di ba?
syempre may sasabihin ka talaga at may sasabihin. Pero yung compliment, hindi mo siya mabigyan ng compliment eh. Kahit diba? Marami ka na nakita, hindi mo sasabihin yun. Kasi ganun tayo. Yan. Guilty tayo sa ganyang pagkakataon, mga kaibigan. Mas juicy yung mga chismis. Mas interesting i-share yung hindi maganda tungkol sa isang tao. Ay nako! Diba? Kesa sa positive na nakita mo sa kanya. Ganun partner, tayo. Partner, ganito na lang yan eh. O aminin nyo na ha. Sino pong tatamaan dito? Diba? Bakit kapag ka ang shinare sa'yo ay biblical passage? Yan. Mm-hmm. Bible verse. Mm-hmm. Inspirational kinemelatik. Diba? Minsan hindi mo pa binabasa. Oh. Binasa mo pa lang sa una pa lang parang wala nang dating. Pero, kapag ka ang ano, kapag ka ang pinasa sa'yo, yan. Merong mahaba, mataba. Basta yung ano, yung papunta diba, sa scandal. Correct, papunta sa scandal. Kung anong klase mang scandal yan. Chismis, actual at literal na scandal, ganyan. Hindi ba chinishare mo? May comment ka pa. Oh, sino pong guilty? Eto, toto. Diba? Ganado ka. Totoo yan. May mga, sa ano natin every morning, di ba? Meron at meron tayong kaibigan dyan na mag-share ng parang mga inspirational message. Parang ano niya yan eh, parang mission niya yan na every day ang gagawin niya, una pa lang sa umaga. Meron akong kaibigan, mga kaibigan na ganyan eh. Yung isa, 6:20, nagsisend na siya ng ano, ng message na biblical, ganyan. Yung tingnan mo. Hindi kasi sincere. Pag sincere, madaling sabihin. Correct. Bulgal. Nabuyo pa. Halata, di ba? So meron ako ibigay na ganyan. 6:20, impunto yun. Kasi after yun ang prayer time niya eh. So magsisend siya ng, ano, ng biblical passage. Tapos meron din ako isang kaibigan. Impunto din, 7:15, ganyan. Tapos sa 7:36, ganun, impunto din yung nareceive kong email na God's Minute, di ba? So sinasabi ko nga sa'yo, partner, hindi lang naman, hindi ko binabato sa mga tao sa na nakikinig sa atin or nanonood sa atin. Maski naman ako eh. Diba? Tayong lahat damay dito, walang exempted. Sabi ko nga sa'yo, partner, on the dot talaga yung mga messages nila na nag-a-appear daily. Kasi yun yung mission nila eh, na parang kailangan makapag-spread kami ng good word, ganyan, ng ganitong oras o mga ganun. O ilang beses doon ang shinare ko actually. Ilan diba? Nga ba? Ilan ba? Diba? Oh. Hindi ko nga masagot yung tanong kaya patanong na lang din. Diba? Pero kapag kalimbawa chismis, nabalitaan si ganito, ginanya ni ganon. Oh, may yung shinare mo na nga yung balitang yun, may kasama ka pang opinion. Sinasabi ko na nga ba eh. Yan na nga ba sinasabi ko eh. May alam mo noon panghusga. Pa man, correct, 'di ba? Iba na talaga hilatsa niya, ganyan. Ang dami nang sinabi, sino pong guilty, itas po ang paa. Ganon, 'di ba? Malamang guilty din tayo dito, mas nag-e-effort ka pa nga eh. Yan. May chismis, tingnan mo, magtatawag ka pa ng mga kaibigan. Huy, tara, kape tayo, may isplok ako sa iyo. Nasaan ka ba? Puntahan kita dyan sa third yan, floor. Yan, diba? Pero, kapag magagandang balita. Yan, hindi, kapag halimbawa, tipon-tipon tayo ngayon kasi merong ma-Bible study. Yan, kaya meron tayong pag-uusapan na ano na para sa ikagaganda ng mga kinemelatik. Ganyan. Wala. Nako. Ang daming tamad dahilan mag-share. Sa truly. Hindi man lang ninamnam yung mensahe. Ganyan. Diba? Nako, guilty tayong lahat dyan mga kaibigan. Mm-mm. Napakaganda nung ano simula nung tambalan, no. Words are very powerful. Napaka yung isa dalawang salita na binitawan mo ngayon, it can always make an impact. Correct. To the listener, to the receiver, to the recipient. Ano yan eh, words can break or make you, 'di ba? Heal or ano ba? Heal or break ulit, 'di ba? Make diba? Or break, the words can kill or heal, yan, diba? Yan. Words can, again, words can make or break, words can heal or kill, diba? So, alin doon yung pipiliin mo? Yes. Saan doon? Would you like to kill others with your words? Or would you like to heal them? Kasi hindi mo alam yung magiging laging epekto may, totoo, nito eh. Laging may effect yan. Laging Meron. May impact. Hindi pwedeng nagsalita ka ng wala lang. Correct. May impact yun sa isa sa taong makakarinig. Tama. Sa taong pinagsasabihan mo, actually may impact din sa'yo. Mm-mm. Why? Yung words na sinasabi mo, these are reflections of your thoughts. Tama. These ikaw are yun the eh. Products of your emotions. Correct. Bakit ka magsasalita kung hindi mo nararamdaman? Mm-mm. Bakit ka magsasalita na ganito kung hindi mo naman naiisip yan? Kaya nga, diba, so ikaw rin yun. Kaya nga sinasabi nila, partner, diba? Hurt people hurt. Okay. Gets mo? Parang hurt people hurt
Mm-hmm. Yung mga tao, kasi sinasabi mo, partner, it's a reflection of you. Yes. Hindi yung taong sinabihan mo eh. Reflection to ng sarili mo. Kasi, correct, mo, iniisip tama, mo. Correct. Kasi pwede talagang sabihin ko sa iyo ngayon, partner, alam mo, iba talaga yung pagkapantay ng butas ng ilong mo today eh. Parang very asymmetrical talaga sila. Or pwede ko sabihin, partner ha, ang lakas makakamatis ng ilong mo ngayon. So, it's a reflection of myself eh. Galing yun sa'yo. Hindi mo naman nabasa sa dingding tapos sasabihin mo sa akin. Diba? Walang ganun. Reflection yun ng ano yung nararamdaman ko. So, kung halimbawa, hurt ako today or ako yung tipong mainit ang ulo, napakanega, sa halip na makita ko na pantay yung butas ng ilong mo, partner, makikita ko, hindi pantay yung butas ng ilong, nangangamatis pa nga eh. Diba? Parang ganun. So, it's a reflection of who you are. Kaya nga, in a way, partner, it's a good... medyo good na rin to understand people who hurt others eh. Kasi if you try to understand them, maiintindihan mo na, kaya pala siguro sila ganun kasi hurt din kasi puno-puno sila. Punong-puno ng galit yung puso niya. Oo, kaya pala siya ganun kasi wala pala siyang mapagkuna ng pagmamahal. Hindi pala siya sinama sa outing nung bata siya. Alam mo, sa totoo lang, ako partner. Ako naisip ko rin yun. Diba? Siguro kulang talaga siya sa pagmamahal kaya lagi siyang galit. Hindi, totoo. At kung iintindihin mo yun, partner. Ako naisip ko lang naman sa iyo, totoong totoo. Hindi, sa akin, partner, naniniwala ako dun eh. Na kailangan, yung mga tao, people who hurt might also be hurt as well. Mm-hmm. So dahil hurt sila, kailangan din nila ng understanding. Kaya nga, di ba, lagi natin ito sinasabi na let us not be quick to judge kasi hindi mo alam yung laban ng bawat taong nakikita mo eh. Mm. Diba? So, kapag kasi naiintindihan natin na yung mga people who say hurtful words, meron din pinagdadaanan, kulang sila sa aruga, hindi ba't mas nagiging understanding tayo sa kanila? Kasi isipin mo, kulang siya sa aruga. Di ba? Parang ganun. Natawagin ko yung nanay niya, palalagyan ko ng diaper. Di ba? Ihele siya. Diba? Hindi, baka hindi niya nga na-experience ihele eh. Kulang siya sa tender loving care. Kulang siya sa himas. Kulang siya sa lamas. Baka madaming kakulangan. Kaya nga, diba, tama yung sinasabi mo, partner. Reflection yun ang sarili mo eh. Hindi naman nagagaling yun sa labas eh. Correct. Sa'yo lahat nagagaling yun. Oo eh. Emotion mo yun. Tama. At dahil ganun ka, yun din yung nilalabas mo sa sarili correct, mo. Correct. Diba yung mga ganyan. In the same way, diba, with positive emotions. Tama. Lahat ng kasiyahang lumalabas sa bibig mo, lahat ng positive thoughts, 'di ba, na lumalabas sa bibig mo, sa iyo rin ang galing 'yon. Yes. 'Di ba? So kung pipili ka sa dalawa, 'di ba, choose positivity, mm-mm, choose kindness instead of anger. Oo. 'Di ba? 'Yan ang dapat. Tapos nagtataka ka ngayon bakit tumanda ka ng mga 62 days, di ba? puro ka nega eh. Totoo yun. Remember ha, yung anger na nararamdaman mo sa puso mo, these are mistaken emotion. Parang, ang mistaken meaning, parang natatakot tayo sa isang taong magagalitin. Kasi ang iniisip natin, ang perception ng marami ay matapang siya. Diba? Brave tong tao to kasi laging matapang, laging galit eh. Mm. But actually, it's a weakness. Yung anger na nararamdaman mo is a weakness. Kung ilalagay mo yan, nung halimbawa, kung mayroong quadrangle, halimbawa, yung SWOT, diba familiar tayo sa SWOT? Lalim mo na partner kausap. Ito lang, magbabaw lang yan. Huwag na tayo mag-SWOT analysis. Yung strength and weakness, saan mo siya ilalagay? Di ba yung anger, is it your strength? No. Mm-mm. It's always your weakness. Pero it's a mistaken behavior. It's a mistaken emotion. Akala natin, matakot tayo sa kanya kasi matapang siya. Lagi siya nagagalit eh. Mm. For example, yung boss mong magagalitin. Di ba natatakot tayo sa kanya kasi akala natin matapang siya eh. Dahil sa galit niya. Pero pag tiintindihin mo, weakness niya yun. Diba? Defense mechanism. Yes, defense mechanism. Mm-hmm. Yun. Hindi lang yung boss mo. Kung sino man yung kakilala mo na magagalitin. Wawa naman yung mga boss, no? Lagi na lang sila. May galit po ba kayo, diba, sa mga boss? Bakit parang lagi po silang natitira dito? Oo. Diba? O kaya yung kaibigan mong lagi naiinis. Mm-hmm. Ano, may weakness niya siya na kailangan niyang i-improve. Diba? So yun dapat nating i-address sa sarili natin. Diba? Kung ikaw may nakikita ka sa sarili mo na, oo nga, no, bakit lagi ako magagalitin? Diba? Improve that kind of emotion. Huwag laging galit. Try to see positivity. Try to see the goodness around you. Meron naman eh. The good around you. Madaming good. Diba? Oo. Madaming good. Alam mo, sometimes, palibasa ang dami nating napapanood na nega, hindi na natin nakikita na may mga good things pa pala that are happening. And they're actually good people. Nung isang araw, yung ating good friend from Hard Rock Cafe, si Brian, nabasa ko yung kanyang post na
yung sobrang lakas ng ulan last week, partner. O hindi, itong week lang yata na to. Sobrang lakas talaga ng ulan, ang tindi, the last week. Tapos, dumaan siya sa side street ng Ross Boulevard. Mm-hmm. So, itong mga side street na to, talagang alam mo yun, tapang lang ng dibdib talaga ang kailangan para magmaneho ka. Mm-hmm. So, anyways, ang taas na talaga ng tubig. So, naipark niya sa isang gas station. Nagtataka siya. Bakit daw yung mga tao parang nakatingin daw sa kanya. Oh. So, dun sa kanya. Yung pala, nung pagbaba niya na sa sakel, wala na siyang front bumper. Na-lost yung bumper. Sorry na tawa. Na-lost yung kasi bumper. Kasi nakakatawa kasi ganun yung sasakyan. Diba? Yung tinatak mo walang bumper. Oo, correct. Parang talagang may kulang. Talagang may kulang. Mapapatingin ka talaga. Parang bakit kaya siya umandad na parang may kulang. Diba? So ngayon, nung nandun siya, tapos natanggal yung front bumper, nag-usa yung isang angkas driver ata, nasabi sa kanya, "Sir, hanapin po natin." Oo. So alam mo, out of the goodness of his heart, talagang nga, yun nga, sumakay siya, binigyan siya ng kapote, tapos sinanap nila sa baha. Mm-hmm. Tapos in fair, natagpuan naman nila yung bumper. Ang point niya lang naman, sana syempre sira na yung bumper, for sure, nadaanan ng kung anok-anok, diba? Pero ang gusto niya lang sana masalba is yung plaka. Kasi alam mo naman siguro dito sa Pilipinas, ang plaka, good luck kung kailan ang bateng, diba? Diba, piling ko lang ganun ang naiisip niya, diba? So yung ganun ba? Tapos pagdating niya doon talagang, yung mga nandun sa gasoline station were all very willing to help him. So doon niya talaga naramdaman na, okay, meron pa palang mga mababait na mga tao. Diba? Mm. Meron pa palang mga magagandang mga balita. Palibasa kasi, ang dami nating masyadong naririnig. Puro negative na negativity, correct. Puro kamalian, puro correct. Kasamaan, puro kasablayan. Sa true. Diba? Na nahihirapan na tuloy tayo makita na meron palang mga positibo. Totoo yun. Kasi yung sinasabi ni partner kanina na angry people, na yun yung paraan nila eh. Na parang magsusungit ako kasi, pero sa totoo lang, they're very weak. May ganun sila eh. May ganun eh. Parang, weakness sige, magtatapang-tapakan ako para hindi ako basta-bastang matatapakan or hindi ako basta-bastang maape. Yan. Pero sa totoo lang, insecure. Yes. Diba? Pero hindi kami judger, ha? Pala-desisyon kami, Portugalite, na insecure agad. Pero maaari kasi more likely, yes. May pinagtatakpan na ganun. Kaya ngayon yung sinasabi ko, partner, na hurt people hurt. Mm-hmm. Yun eh, na yung mga taong hurt, yung mga taong may mga pinagdadaanan, they also hurt other people. Mm-hmm. Kasi ito na yung paraan nila. Kaya nga, di ba, dapat mas maging understanding tayo. Let's do our best. Alam mo, yung sinasabi namin, apakadali, pero yung mga magagalitin, nairita rin po kami dyan. Ayaw na magpaka-plastic, ano? Nakakairita kaya yung laging galit. Parang, okay, puro ka galit, di ba? Pero kung mga words ko talagang, let us try to understand them. Because pero hurt sarili, people hurt. Diba? Pero lagi rin galit. Correct. Sa sarili, lagi din galit. Hindi, lagi din akong galit sa mga galit. Diba? Mga ganun. Pero let's try to make it a habit. Mm-hmm. Diba? Na pwede mas intindihin. Correct. Mas intindihin yung mga tao. Kasi again, hindi po natin alam kung ano yung laban na nilalabanan nila. Na pinagtatakpan lang nila ng katapangan, ng sinasabi ni partner na anger. Yes. Pinagtatakpan lang nila yung nararamdaman nila sa kasungitan. Yung mga ganyan. Pero sa totoo lang, meron pala silang laban na hindi natin alam. At lahat po ng tao, ha? Halimbawa, nandiyan ka sa jeep. Kung ilan man yung tao na nandyan, lahat po yan meron kanya-kanyang struggles. May kanya-kanyang kwento na hindi natin alam. Correct. Yung isa dyang babae, yung sinampalda, galing yan sa kabit niya. Charot. Chismis na. let's all be kind, mga kabisyo, and let's not be quick to judge. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Gambio King Chris na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! This portion was brought to you by... Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Thank you.
Nicole and Chris. Ako si Shai, 45 years old, at isa sa marami ninyong silent na tambalanista. Sumulat ako para humingi ng payo at para ibahagi ang kirot sa puso ko. Baka sakaling maibsan kahit konti ang lungkot at pangungulila ko. Bunso ako sa anim na magkakapatid. Dahil wala pang nakatapos ng college sa kanila, nang makatapos ako ng high school, naging problema ko ang pagkokolehiyo. Natanggap naman akong scholar sa Lasal pero wala daw maibibigay kahit pamasahe ang mga magulang ko. Dahil dito, hindi ko natapos ang kolehiyo. I worked at 17. Kalahati ng sweldo ko, pinapambayad ko sa apartment namin. Dahil pakiramdam ko, mahihirapan akong umasenso sa Pilipinas. Nagdesisyon akong mag-abroad. Natanggap naman ako sa call center ng isang malaking kumpanya. Taon-taon, kapag may opening sa mas mataas na posisyon, ina-applyan ko. Nagtatrabaho din ako sa airport. Nag-apply lang ako bilang Special Handling Assistant Level 1, pero I was hired as a ground crew, which is Level 4. Kahit saan talaga ako mapadpad, tuloy-tuloy ang pag-level up ko sa trabaho. Yung kakulangan ko sa edukasyon, pinupunuan ko ng hard work and willingness to learn. I got married and moved to the U.S. Mahirap kasi bagong simula ulit kaya nag-upskill ako. I was hired as an administrator and a part-time field marketer. Gaya ng dati, I am very successful at work. Sa kabila ng tagumpay na tinatamasa ko sa trabaho, malungkot pa din ako kasi pakiramdam ko, hindi ako number one sa puso ng mga anak ko na naiwan sa Pilipinas. Gusto ko man silang isama, hindi ko magawa dahil kakailanganin ko pa ng nani. Dito kasi hindi pwedeng iwan ang bata na walang babysitter kung parehas nagtatrabaho ang mga magulang. Hindi naman kami makauwing mag-asawa kasi maliban sa undergraduate ako, may edad na din kami. Tingin ko wala na kaming makukuhang maayos na trabaho. With what we are earning here, we are able to send our kids to a good school, provide them a nice home, and all that they need. Hindi ko maibibigay ang magandang buhay na meron sila ngayon kapag magkakasama kami sa Pilipinas. Ngayon nga, doble kayod na kaming mag-asawa para mapag-ipunan na ang pagkakolehiyo nila. Madalas I find myself wishing na ako yung naghahanda ng agahan nila bago sila pumasok sa eskwela. Sana pag-uwi nila from school, ako yung dadatnan nila sa bahay. Tapos ikukwento nila sa akin lahat na nangyari sa kanila buong maghapon. Masakit sa amin na parang mas mahal pa nila yung dati nilang yaya. Araw-araw naman namin silang ka-chat at ka-video call, pero mas malapit pa din sila sa yaya nila kesa sa amin. Ano kaya ang mabuti kong gawin tambalan? Ang inyong tambalanista, Shai. Alam mo, yung kwento ni Shai ay kwento ng napakarami nating mga tambalanista na OFW. Diba? Na sila yung nag-send ng panghanda.
sila yung nag-send ng pangkain kasi graduation, sila yung nag-send ng pera kasi 7th birthday, 18th birthday, kung anumang birthday. Pero sila mismo hindi sila nakatikim ng pansit habhab. Sila mismo hindi nila nalasap yung mga masarap sa handaan, yung morkon, yan. Shanghai. Yan yung Shanghai, 'di ba? Mm-hmm. Hanggang video call at pictures na lang yung kanilang naabutan or nakikita o nararamdaman, 'di ba man lang, 'di ba? Hanggang ima-imagine na lang kung gaano kasarap yung mga pagkain at kung gaano kasarap kasama yung kanilang mga anak. Yung storya mo, Shai, ay storya ng napakaraming mga OFW. At una, gusto naming sabihin sa'yo na hindi ka masamang magulang. Correct. You are not a bad parent. Ang galing mo nga kasi... Alam mo, ang bawat tao kasi may kanya-kanyang kwento eh. Kaya nyo naman pinush yan kasi nakita mo sa sarili mong pamilya noon, ang hirap kapag hindi nakapag-college. Kaya ngayon, di ba, ginagawa nyo talaga yung effort ninyong mag-asawa para makapag-kolehiyo ang lahat ng mga anak. And very good kayo dyan sa part na yan. Di ba? Talagang sadyang hindi lang talaga maaalis yung fact that dahil wala ka doon, kung sino yung mga nasa paligid, yun yung mga magiging ka-close nila. And correct. Sa halip, sa tingin ko lang ha, mga phases in life na pagdadaanan mo. So mga stages yan. Seasons, di ba? May season ngayon na nagdadrama ka at nag-i-emo ka na bakit mas close pa si Yaya kesa sa mga anak. Pero dadaan ka din sa season na ito yung sinasabi natin lagi, partner, di ba, na there's always a choice. Pwede mong gawing choice na isipin o ang POV mo is, buti nga may nag-aalaga, buti merong second parent na kasama, yes. Di ba, kesa wala talaga at all, na walang magbabantay, walang mag-aasikaso, edi mas lalo na yung nararamdaman mong paghihirap no, na napakalayo mo na nga, wala pang nag-aasikaso. So pwede yun eh, talagang may mga ganun lang talaga mga moments kapag kalimbawa kulang sa tulog, kulang sa eme, di ba? O kaya pagod sa trabaho, na-stress sa boss. Correct, 'di ba? Na sa halip na makita mo yung mga positive things, mamiisip mo yung mga nega eh. Bakit ko kailangan maghirap? Bakit walang opportunity sa Pilipinas? Bakit hindi ako nakapag-college? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit mas close yung kamag-anak kaysa sa akin na tunay na magulang? Bakit mas close yung yaya kaysa sa akin na tunay na magulang? It's a season, it's a phase that you go through when you're going through something, 'di ba? Pero kapag all is well, nakarami kayo ng keme, di ba? Kasi walang istorbo, kayo lang diba? Dalawa magkasama, di ba? Na promote ka, sabi mo nga, di ba, Shai, in every workplace that you go to, lagi ka nagle-level up, di ba? So dun sa mga level up moments, season din yan na maging thankful at season yan para magpasalamat na, ay salamat, meron naman nagbabantay sa mga anak ko. Talagang may ganun lang talaga na minsan nakakairita pero minsan blessing talaga sila, di ba? Ganun lang yun. Up and down, roller coaster, such is life. Ganun. Ako rin agree ako sa sinabi mo, partner, na pinagdadaanan mo ngayon kasi siguro nalulungkot ka dyan ngayon. Correct, baka malamig dun ngayon, di ba? Hindi totoo. Kailangan mo ng yakap, di ba? Kailangan mo ng mainit na dama ng dampi ng katawan. Pwede mo naman kunin sa asawa mo yan. Pwede. Di ba? Para maipsan ang lungkot. Di ba? Para makalimutan ng konti ang problema. Pero ito lang yung gusto namin bigyan ng diin sa'yo. Mommy Shy. Nung habang kinikwento mo yung story kanina, habang binabasa ni partner, ako ang dami kong nakitang good things about you. Yes. Good things about your what's happening in your life now. True. Diba? Totoo yun eh. Kasi yung katotohanan na malayo kayo sa isa't isa, ikaw at ng mga anak mo, pero walang nangyaring masama sa inyo pareho. Mm-hmm. Diba? Napakaganda nun eh. Nasusustain mo yung pangangailangan nila, nakakapag-aral sila sa magandang eskwelahan. Ang sarap ng isipin ka agad. Mm-hmm. And that's all because of you. Tama. Bilang mga magulang nila. Yes. So dapat mong ipagpasalamat. Diba pag ako naramdaman ko yun, nakita ko sa anak ko na nagiging successful sila sa buhay. Correct. Nag-aaral lang matino, sumusunod sa akin kahit malayo sa akin. Mm-hmm. O malayo kami sa isa't isa. Nakakagalak sa puso yun. Diba? So, pang ganun, try mong tingnan sa anggulong ganun. Although, hindi naman talaga may iwasan na malulungkot ka talaga. Correct.
May moments talaga. Seasons nga yan eh. Phases. Yun lang talaga yung dapat mong intindihin. That's the trade-off. Yes. Diba? Pag malayo, medyo hahanap talaga ng konting diba, attention sa iba. Mm-hmm. Sa which is sa yaya nang gagaling yung pumupuno ng attention ngayon. Mm-hmm. Pasalamat ka, mabait yung yaya mo. Nakatagpo ka na magandang mabait na yaya. Correct. Pasalamat ka, tuloy-tuloy pa rin yung magandang trabaho sa'yo. Tama. Ngayon, yung concern mo na gusto mong dalhin dyan yung anak mo sa ibang bansa, ang issue mo lamang walang nanny. And then, look for a nanny. Ganyan. Mag-a-apply kami. Palitan kami ni Nicole, two years. Wait lang, magkano ba? Dapat naman dapat kami. Partner yung successful mga tipong siya. Correct. Sabi hindi mo, pero partner kailangan malinaw kasi bayad. Pwede naman ako magnani pero ito lang ang masasabi ko, mommy shy ha. Kailangan kaya kong makabili ng gantong alahas. Yan dapat lagi siya may suot na ganyan. Oo, okay lang ba? I mean, yung papasweldo mo sa akin, meron akong pambili ng alahas, 'di ba? Ganyan saktong sakto. Ganto from Mayet de la Rosa. Ganto ha. Pangmalakasan dapat. Tapos okay lang ba? Nani ako pero ano, ang dami kong mahaba yung kuko. Yung nani mas maarte pa sa nanay. Mas mahaba pa sa pasensya ko. Okay lang ba? Diba? Kasi posible naman yun. Ikaw na rin ang nagsabi, you're earning well. Or diba? You're okay. Yes. Diba? So ibig sabihin, may pambayad ka sa nani. Mm-mm. Kung yun lang yung issue. Ha? Kung yun yung parang gusto mong isolve yung part na you want to be together. Yes. Diba? Sabi mo, gusto mong dalhin pero ang issue mo hindi pwedeng iwanan kapag walang nani. Correct. Then look for a nani. Siguro partner, baka kasi ano talagang, di ba, ang taas-taas kasi ng cost of living sa ibang bansa. Na minsan kahit na feeling sobrang ko mas issue pa yung education eh. Yung taas ng bayad ng tuition kaysa sa nani. Kasi yung nani ano? Alam mo, dadataan sa usapan oo yan. Oo nga, lalo pag galing dito kami, sa Pilipinas, di ba? Chocolate nga lang minsan, willing na. Ay, hindi po, gusto may bayad ako. Oh. Pero. Kung ikaw, gusto mo Toblerone lang na meron na sa Pilipinas, ako ayoko. Siyempre, kailangan ng ano ko muna. Para matanggap muna. Pag nandun ka na, magmanman ka na, ano bang pwede dito? Ah. Ay, may pera sila, teka, mag-i-increase na ako ng salary, ganun. Hindi, nainenervous ako sa gantong usapan. Mali. Parang to partner eh. Parang illegal recruiter. Illegal recruiter yung dating. Yung pagdating na lang doon. Hindi ba approve ang visa? Sa true. Hindi, parang feeling ko. Denied. Baka kaya yung paghahanap ng nani, hindi ganun kadali for them. Kahit na maganda yung swelduhan. Kasi nga, mataas din ang cost of living doon. Oo, kasi yun yung alam ko, partner, like yung mga kakilala ko na sobrang mataas yung sweldo nila kung ikukumpara mo talaga dito sa Pilipinas. Pero ang apartment naman sa US, hindi pa nga masyadong maganda, 150,000 in pesos. So kailangan ng kinikita nila talagang hindi lang doble, kundi dapat triple that. Para at least makaramdaman lang ng ginhawa. E tas baka yung nani, parang mapili pa nila kasing arte ko, di ba? Paano na baka mahal? Diba? High maintenance yung nani, high maintenance. No? Yun yung mahirap, di ba? Kagaya na nabanggit namin kanina, this is just a phase or a stage that you have to go through. Matatapos din to. So, ito yung nakita ko din na pwede mong patapusin muna na pag-aaral yung mga anak mo. Pwede. And after school, pwede na kayo umuwi ng Pilipinas. Mm-hmm. Kasi feeling ko kaya na nila din eh. Correct. Yung mga kapag-anap na rin sila ng trabaho and then saka kayo mag-catch up. Diba? Pwede na kayo umalis dyan, bumalik kayo ng Pilipinas, diba? Tapos pagbalik na kayo ng mga pagbalik anak ng mo. Pilipinas, malalaki yung mga anak, nag-asawa na. Pagbalik ng Pilipinas, wala rin sila kasama sa bahay. Ganun din. Umuwi pa kami. Ganun din, tapos wala pa silang kita dito. Hindi, may ano talaga, sinabi nga ni partner, may trade-off talaga yan. Oh. Diba? Yung mga tao dito sa Pilipinas, nagsasama-sama po kami, pero kulang po ang pera namin. Pero bonding kami everyday. Oh. Diba? Bonding talaga everyday. Ayaw na nga namin makita. Nakita pa namin eh, di ba? So yun, di ba? Yung bonding, hindi ano, talagang always there because we're together. Pero yung pera, not always there. Yun naman din yung trade-off, di ba? So ganun din sa inyo, wala talagang perfect na ano eh. There's no perfect system, set up, ganun. Talagang laging ano, laging may kulang. And then, we just try to see the good in every situation. Yes. Maganda yung ano, maganda naman talaga yung takbo ng buhay ninyo eh. Ano lang to, siguro partner, baka may hormonal iba. Balance ka lang. Kailangan mo yata ng mga tamang pills, di ba? Para ano, kaya naglulungkot ka lang sa anak mo. Ganun talaga,
mag-quarantine naman, ano talaga. Ano to, malukutin, ganyan. Oh. Tsaka totoo, lalo na kapag ka nakita mo na, pero ko naman yun eh, pero bakit sa picture ang masaya sila? Eh, ganun talaga. Diba? Ito, pero pag tinignan mo din yung picture, masaya ka eh. Kasi ikaw yung kasi ikaw fuel ng lahat ng yun. Ikaw din naman yung dahilan kung bakit. Diba? Ito, dahil sa'yo yun. Sa true. Oh. Ganun. Be so, proud. Maging happy ka na lang. It's a decision that you made. So, ano na to, panindigan yung decision na yan. Talagang dumadaan lang talaga tayo sa mga ganyang paminsan-minsang emotional talaga tayo. Siguro para doon sa mga anak naman na nandito sa Pilipinas, kung alam nyo na ang nanay inyo ay nangungulila, 'di ba? Tawagan natin, kumustahin natin sila na ma I'm okay. Mm-hmm. And thank you sa padala mo ha. Yung parang pagaanin natin yung pakiramdam nila, 'di ba? Kasi makakatulong 'yun eh. Mm. Huwag natin kalimutan yung mga magulang na kumustahin. Tama. Importante po 'yun. Kahit nandito sila, 'di ba? Ma, nasa office ka ba? Kumusta naman diyan? Nakakatulong 'yun eh. Hindi yung ano, kukumustahin mo lang kapag kaalam mo meron kang hihingin. Oo, ma, thank you nga pala na ano ko na nag-mistar ako sa school. Oo, yung mga ganoon. Mistar college. 'Di ba? Mali mo mga ganyan. Important. Mga ganoon. Importantatious po talaga na magpasalamat tayo at kamustahin natin sila ng maigi. Partner, batiin lang natin, partner, ha, bago mag-end ang ating tambalan sa radio for today. Happy 31st anniversary, Love Radio Baguio! Ay, ang lakas talaga ng Love Radio Baguio. Dumadagundong dyan kahit saan. Number one ang Love Radio dyan sa Baguio. And happy 31st anniversary. Maraming salamat sa pagtutok. Ang dami rin nakaantabay sa atin via Love Radio Aklan. Yan. Ang El Barrio Street and G Pastrana Street residents sa Poblacion, Calibo, Aklan. Ang lakas daw ng radyo. Maraming salamat iba talaga po. Love Radio. Feeling correct. Dito si El Capitan ng Love Radio Baguio. Magpapasyanghayan eh. Ay nako, nakakahiya naman. Damihan mo. Kap, damihan mo. ayan. Again, dun kay Mami Shy, is okay. Diba? Laban. You're doing a great job. You're a good parent. You're a good mama. Huwag mong iisipin na hindi. We are proud of you. Yes. Isang malaking check. O siya, exit na po kami. Maraming salamat sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chupin. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon.